Kalampuan, dalakna, usa ka oras nga programa maghatod kaninyo sa mga katikaran may kalabutan sa kalampuan dili lamang sa komunidad apan sa kinatibukan. Kalampuan, dalakna. Gala, kumusta? May gadlaw, inyo alagad, saldi chato dili sa tulumanon ang kalampuan dira tanda. Kinisabang inyo higala sa kanginan Rafi Bermejo, may gadlaw. Davao, Mindanao, ug sa tibok tasud sa Pilipinas, may gadlaw, ang kalampuan dira tanda. Kamatud sa mga importanteng impormasyon ng isyu butang lungsod nun, kay ikaw kitang tanan, adunay kalambigitan. Busa, karong adlaw, ato magkauban na sab ang batan-on. Inila sa tibok nasud sa Pilipinas, Assistant Majority Leader, Congressman Jericho Coco de Gran. Sir, may gadlaw. May gadlaw, Zaldi. May gadlaw, Rafi. May gadlaw, sab. May gadlaw sa atong tigpaminaw at tigsubay sa kalamboan dalatanan. Okay, sir, ang atong hisgutan karon diretso dayon ta dito sa mga mainit nga mga balita, no? Nga hisgutan ko nato itong nabalita karon nga ginatawag nato Dutertenomics, no? O ang proyekto sa administrasyong Duterte din sa Islas Mindanao. Unya, siyempre, ato pong hisgutan, sir, kining imong paboritong isyu, kining pagkansila, no? O pag-postpone usab sa barangay elections, paboritong saldi ni, no? Siyempre, mga kaigsunan din ato, pwede kalimta ng inyong mga tagsa-tagsa kapungutan na gikan sa inyong mga barangay. Back to you, Sals. Welcome back sa Toga Tulumanon, Kalambuan na Ratanan, Congressman Jericho Coco de Grales. Salamat, Sals. Kining diretso na ta sa mga mainit nga balita. Murag kamo ang nahimong mainit nga balita o siyempre sa tibok nasod sa mga nanglabeng adlaw, Congressman Coco Nograles, ang among mga pagutana o siyempre sa tibok nasod, unsa ba ang nahitabo sa inyo, ha? O siyempre sa mga abogado sa gingon natong impeachment o impeach sa Lenny Bofen, Congressman. Katong Tuesday, no, nagka misunderstanding o miscommunication ang kampo sa impeach Lenny movement o sa opisina nako. Kaya naa sila yung mga draft complaint na gusto nila na ako mo endorso ana. Ang problema is naa siguro miscommunication na gi-automatic ang pagbutang sa akong pangalan dito na wala sila na nang hid sa ako. So there was a very big bruhaha when that happened. Kaya lisod ba yan that is not in the correct procedure, that is not in the correct form ang pag-ana. Ang maayo is that within the day, nag-apologize naman ang kampo sa impeach Lenny movement. And ako mismo, nakita na ako ang apology. Gidawat na ako ang apology nila. O ako po, nangayog apology po for any hurt that they could have received during that thing. And I maintain my stand that it is my job to follow the rules. And kung naa sila'y impeachment complaint, they have every right to file the impeachment complaint. And ako naman, I would be happy and willing to look at it objectively. And kung gusto nila na ako ang mag-sponsor niyan, at least naman, bigyan naman nila ako ng time para mabasa ko yan, matuon na ako, and if I am convinced, then who knows? Maybe I will be the one who will also sponsor it. But for now, wala pa akong kopya ng kanilang draft complaint. If they will ask me to study it, I will study it. Pero hindi yan pwede na magdiretso lang na ganun. So anyway, human na that issue is over. And I think it would be good to move on na lang. And they should focus na in their work sa impeach Lenny movement. Mag-focus na sila na i-polish nilang kanilang impeachment complaint o mangita sila sponsor. Congressman Coco Nograles, pagkaman sa one new pagsitap tanay, eto mga panahon na sa grupo ni Attorney Rivera, nag-istoryahan ni Mabos Pag-usap, Congressman? Wala pa may nag-meeting, wala pa may nag-storya. Although gipaabot nako ang true channels, no, gipaabot nako na I accepted their apology na gi-publish nila online, o ako pod true channels nagpaabot ng apology sa ilaha, and I think that is the extent sa among communication diha.
I think nakeri na na sa news that there was a miscommunication between the parties, and that was it. So kung sila gusto nilang makipag-meet, open naman ako dyan. Congressman Coco, unsa ba ka tinuod nga naghisgot mo ni or nag-istorya mo ni Speaker Bibot Alvarez kalabot sa kasong impeach sa Vice President Robredo atol sa kainitan sa maong isyu, Congressman? Oh, around the midnight ata Wednesday no na inigawas na article na sa online pero mm-hmm. dili gikan sa mga mainline news items, murag questionable news source na nag-report na nisuko daw mm-hmm. si Speaker na gisabotahe daw ang impeachment complaint niya. Mm-hmm. So pagbasa na ako sa online na article, gitawagan na ako si Speaker. Nangutan ako sa iya, ha, Speaker, are you mad at me? Aray, maklaro ba kay diretso? Siya ba ang amahan sa House of Representatives o miyembro ko dito? I felt that I had to call the Speaker immediately. So nagtawag ako kay Speaker, nangutan ako sa iya, ha, are you mad at me? Tubag man siya, no, of course not. So, okay. So, yung news article na yan, wala yan. Wala na yung labot na. Okay, sige. Thank you, Speaker. And that was the extent of the conversation. Wala na akong namutana sa iyaha kung naa siya'y ginapreparar na impeachment complaint or sa iyaha ba itong impeachment complaint. That is not in my position already to ask him. But at least, kabalo ko, nagikan jud mismo kang Speaker na wala ko isala sa iya, ha. At least klaro, no? Oo, kaya importante, good na. You know, every relationship, whether it's personal or professional, it's best na ang mga conversation channels are open. So, maupod sa House of Representatives. Ilabi na na Speaker ni mo na diha. Kay kabulo ka, pag-abot sa politika, dali kaayo na mag-intriga dito. So it is important that allies will remain allies. So kita aliado ta kang Digong, aliado ta kang Speaker, aliado ta diri sa Davao, aliado ta sa National. We have to maintain those strong ties, no? And we should not leave any doubt that we retain these strong ties kay daghan ba ang mga gusto mag-destabilize sa atong gobyerno, and we can only trust the people we can ally with. Okay. Ubay-ubay ang nagasubay sa atong programa, no, ang kalambuan dalatanan dili lang diri sa Davao apan nagawas sa atong probinsya sa Davao, no, daghan ang nagasubay sa atong programa. Alang sa ilang kasayuran na Congressman Coco Nograles. Pwede ba namo maibawaan kung unsa ang baruganan ni Congressman Coco Nograles kalabot sa kining ginatawag na tug impeach Vice President Robredo movement? Consistent naman ta sa stand nato diha, no. So earlier when I guested here also, nangutan naman mo na kung unsa akong opinion and nagsulti nako na murag delikado ang mga pronouncements ni Vice President Lenny Robredo dito sa United Nations og delikado pod ang iyang mga non-declaration sa kanyang statements of assets and liabilities. Naay bag-o karon, which is the travel na ginamit niya yung funds ng pag-ibig, which is government funds, para mag-travel sa United States. So medyo bugato ba? And if an impeachment complaint and the evidence, the supporting evidence, is convincing na kaya ma-prove na sufficient siya in substance, and it is properly filed, therefore sufficient in form, then delikado si Lenny Robredo. I think it is important na ako, isip membro sa Committee on Justice, I have to maintain a very high objectivity pag-abot sa impeachment complaint. Kay sa committee namo, the Committee on Justice, we are the committee that will decide on every impeachment complaint
and every on every impeachable officer. So kanang impeachment case kontra kang President Rodrigo Roa Duterte maubot na sa akong committee. Ang impeachment case for the Vice President, if it is properly filed, sufficient in form, and it will be ano, it will be referred to my committee. Tapos kami din ang mag-deliberate niyan. And the same goes na kung Supreme Court Chief Justice ba na or Associate Justice of the Supreme Court or Ombudsman na baya mga gusto mag-file kontra sa Ombudsman or even the COA Chair, Commission on Human Rights, yung mga inana, mga constitutional commissions can be impeachable officers. And isip miyembro sa Committee on Justice, it is expected that I will do my job in the proper form and in the proper time. Kaya sensitive kaayo ang akong position. Although ako makabigay ako ng opinion na kung tinuod ang mga accusation, delikado si Robredo. Okay. Congressman Coco de Corralos, padungot po ta sa laid pang mga eskutanan, laing mainit gyapon nga balita nga kung asa sa magkausad-asab nga kamoy mga may nato nga pangunahing personalidad nga kabahin sab kini sa pinagdududa o kini magdududahan kay anomalya sa MRT. Oh, MRT. May nga nato ba aduna day kasong korupsyon nga gi-file bato kang dating DOT sa secretary Jude Abaya o guban pa. Correct yan, no, Saldi, no? Na ay grupo na nag-file ng charges kontra sa former Secretary of the Department of Transportation and Communication, si Jude Abaya. Appeal pod ang mga chairman o members sa Bids and Awards Committee in relation to the Dalyan contract ng MRT3 na acquisition of new trains. Ang kanilang abogado na nagadepensa sa kanila is Attorney Al Vitangcol, who is also facing a $30 million complaint at the Ombudsman. So medyo delikado yung sitwasyon nila, no? I think the ones who filed might have sufficient evidence, but we have to leave it to the Ombudsman na sila ang mag-determine kung naay probable cause. But the topic here is the Dalyan coaches. Hindi ko pa nakita yung complaint, so medyo mahirapan ako mag-comment niyan. But if the complaint that is written there is the same with the notes that I have, about the Dalyan purchase, then it is ano, it is something that I will really look at, no. Pwede siguro natin subaybayan yan na delikado kay ginapag-usapan natin diyan, Saldi. 3.8 billion pesos. With 3.8 billion pesos and then ang alleged crime nila is anomalous yung contract and disadvantageous to the government. So, that is something na I hope that the Ombudsman can look into very thoroughly and very professionally. Ako naman, I believe that our justice system will strive to be fair. So, tanang mga issues sa Dalyan, mugawas na. So, lahi na sa isang congressional investigation, kini Ombudsman na ni. You will be dealing with pleadings upon pleadings. Ang concern nako is kung naanay kaso, it might jeopardize the delivery of new trains or the use of these new trains sa atong system. Both pasabot, we have to wait until the case will be closed, until we know the fate of these trains.
kung naay finality na sa judgment. And I hope na hindi masyado maapektuhan yung ating mga passengers and the riding public kay ginahulat pod nila ang mga trains na to be operational. The issue is anomaly. I hope it is not anomalous. And I hope that the government will move very fast to fix the problems of our commuters. Kay lisod na kaayo ang traffic. Tapos kita, mga taga Mindanao, labi na mga taga Davao, important sa ato na we have a working train system. Kay mag-adapt ba yata ng train system dire? We are looking forward to that. So that is something that we should look out for and watch out for. And whatever mistakes of the previous administration, I hope na hindi natin maulit yan. Kurusman, Coco Nograles, ka-ilaban ni Muni o nag-istorya ba mo sa usahay? Kito mga nag-file o kaso, may karabutan sa dumalya sa MRT3? Wala. Hindi ko yan sila kilala. Hindi talaga kami nag-communicate niyan. So, it is another stranger to me. So, nagulat nga ako na merong naglabas dun sa news feed ko na naaday nag-file ng kaso kontra kang former secretary June Abaya, so and company, no. And for me said na wala na, nandiyan na sa ombudsman. Let's see what will happen from there, kay hindi na natin ma-predict yan. Okay, Congressman, napay mga pangutana din yung palabot gyapon sa MRT pan ng mga pangutana atong ihatag sa pagbalik mo man sa atong mubo kayo nga pay. Ilang mga kawa kay balik din. Kalambuan, dalat mo na! Okay, kaayo! Okay, kaayo! Okay, kaayo! Okay, kako! Okay, kaayo! Ako si Ann Grisel Oroquez, taga General Santos City. Bago rin ako dali sa Davao kay dere nami mamuyo sa akong bana kay dere siya nagtrabaho. Salamat sa libreng check-up o tambal pinaagi ni Congressman Coco Nograles. Nalipay kayo ko kay matambalan na akong anak nga sa libre nga paagi. Okay na ko. Okay ka ko. Okay kaayo. Okay kaayo. Okay kaayo. Okay kaayo. Okay ka ko. Okay kaayo. Okay kaayo. Okay kaayo. Okay kaayo. Okay ka ko. Okay kaayo. Ako si Erlinda H. Alvaro, taga Auhag, Barangay 19B. Ako nagpasalamat og dako kay Congressman Coco Nograles og sa mga libreng check-up og ang mga tambal na akong nadawat. Tambal sa anime, mga vitamins og sa akong high blood. Okay na ko, okay ka ko. Okay kaayo. Okay kaayo. Okay kaayo. Okay kaayo. Okay ka ko. Okay kaayo. Kalambuan, dalatanan. Balik ta sa atong programa ang Kalambuan, dalatanan. Mga kaigsoonan, atong ginaisgutan karon no kini mga anomalyang nagpaluyo ni ining MRT nga giyag-yag no ni Congressman Jericho Coco Nograles. Congressman Coco, usa pa gipasaka no ang kasong korupsyon no sa kalabot naning ginatawag natong MRT. Nahimong unod sa mga balita, katong imong gisulti, no? Imong giyag-giyag sa media, nga anomalya tungod ni sa grasa, no? Nga mali nga grasa nga gigamit sa MRT. Gusto na mong madunggan pag-usap ang detalye sa mga isyo, Congressman. Okay. Two Tuesdays ago, no? Holy Tuesday man to. Sitwasyon na na-derail ang MRT. Nawala siya sa relays. Pag derail niya, i-question na ako sa media nga naman na na-derail. Unya, nagtubag ang maintenance provider
na naderail tungod kay mali ang grasa na gibutang. Mm-hmm. Sila mismo nagsulti. Sila mismo nagsulti. Ana sila na ang grasa na ilang gibutang dito, mali daw kay init na kaayo. So, sa init, nagka-failure ang grasa. Mm-hmm. Ang ilang explanation is that in Tagalog, naglapot yung grasa. Ako naman, nag-react ko na ginaloko lang siguro tayo ng mga maintenance provider na ito. Una sa tanan, ang grasa, pag nag-fail, hindi iyan lumalapot. Ang grasa, pag nag-fail, is nag-evaporate or natutunaw. Kabalo man ka na, you are an engineer. Diba? Kung ang grasa maglapot, that means there is lubrication. Walang failure yan. Mamaya ang purpose. Exactly. So, their explanation is not acceptable. Ang nangyari dyan, yung grasa, walang grasa doon, kaya nagka-metal contact, and in the metal contact, naputol, and na-disconnect ang gulong sa axle sa train. Pag-disconnect ana, na-derail yung train. Magagane na walay mga buntis, walay mga senior citizen na nakasakay sa MRT when that was derailed. Kay ang nangyari, gibaba nila yung pasahero sa North Avenue and mag-turn around na siya para magbalik na pa itong Taft Avenue. In the process na magpunta doon sa turnaround, doon siya na-derail. If that happened 3 minutes earlier, luoy kayo mga pasahero. Manglupad. So that is the first observation na nakita ko. The second observation, sabi nila nag-fail daw yung grasa kay init daw kaayo. But this happened at 8 in the evening. Not 12 noon. Pwede mo sabihin sa akin, mas mainit ang 8 in the evening kaysa sa 12 noon. So, buot pa sabot, they are treating us like idiots. And that is wrong. If you are a maintenance provider of something as sensitive as a train system, you have to be transparent, you have to tell the truth, and you have to explain everything, and most importantly, kailangan mo i-assure ang public na safe yung train system natin. Ang problema, yung explanation nila, alam mo na ginakaloko lang ta, and if they have a credibility issue, how will we believe them when they're trying to assure us that they can run it safely and efficiently? That is a major problem. So ako, nakita ko na ginaloko na tayo, gina-call out ko sila. So yung grasa na issue na yan, that is an outright lie. That is an outright lie. Niloloko lang tayo niya. Dapat ang nagrasahan ay buo na lang yung nagpamada. Ang duda ko nga, nag-fail ang grasa kasi hindi nila nilagyan ng grasa. Yun. Anyway, Congressman Coco, matod sa Buri, itong maintenance provider sa MRT 3, no? Matod nila, kinatibukan daw problema aning MRT 3. No, tungod daw ni sa katigulangon sa train o dili daw ni tungod nila. Ang imong reaction, Congressman? Well, naatay LRT, di ba? Mm. Mas tigulang pa na. Bitaw. We have the PNR, the Philippine National Railway. Lolo to that is the Lolo Jud. And ako mismo, nagasakay ako sa PNR. Magsakay ko dito sa Buendia. Adto ko sa Tutuban. The fastest way to get there is the PNR. It will only take you 32 minutes. Gitiming man ako na. From Buendia to Tutuban with all the stops, 32 minutes. And anong masabi mo dyan? That is an old train in an old system. And you don't see the complaints. Sa MRT, may makita ka mga complaints. So what are they talking about? Ang problema kasi,
Raf, you are talking about a mechanical problem. But the explanation that they're giving you is pilosopo. Diba? Minanoy. Manoy mo lang. Imagine mo na ay mechanical failure. Ang magtubag, abogado. Dili man ni legal failure. This is a mechanical failure. Let the engineer talk. Antod karon wa pa ko kakitag engineer na nag-explicar kung unsay nahitabo dito. In fact, that happened Tuesday, di ba? At 8 p.m., 3 Tuesdays ago. Well, just last Sunday, na-derail na naman yan. Hindi yan naglabas sa news. Wala na namang nakasakay. It was in near the depot, yan yung report. Pero gina-verify pa nato kung tinuod. Mas nila, no? Mm-mm. Congressman Coco Nograles, ang katapusang pagtanan na mo, may itungod sa isyu sa MRT3, unsa ka ang gusto ninyong maitabo? Aning gingon nato bang depekto kay Numalia nga mao'y nagpaluyo sa gingon nato nga MRT3? Simply put, Sals, we just want a working system that is safe and reliable. Yun lang talaga. Sa tinuod, worst case scenario ang cancellation sa kontrata ng maintenance. Ngano? Pag naay cancellation sa kontrata, mutuod jud ko na makaabot ni sa Supreme Court. Magdebate na sila.